So, tatlong investment na pwede sa inyo. The right investments for poor people and middle class. Alright, so positive day, Gilibers. This is Dr. Gigi D. Sunga from Mike and Jane's Project. Magandang gabi sa lahat ng mag-Gilibers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Dr. Gigi Sunga. Alright, so it's Thursday evening ngayon. So, darating natin from office. We have 6:30 ngayon. But ko pa sinasabi galing office. So, ito sinasabi ko na after work, meron ka pang pwedeng gawin. Diba? Because sabi nga ni Jack Ma, what you do after work will determine your future. Hindi naman yung work mo yung magdi-determine ang future mo. Kasi very predictable na yung magiging future mo, diba? Pag binasi mo lang sa work mo, so magre-retire ka at 60, 65, then meron kang pension, so yun yun. So, makakuha ka ng 1 million, 2 million, so depende sa company, okay? Yan na yun. Pero if you want to change that future, you can create another source of income or job after work. Alright? So, pero hindi yan ang topic natin. The poor and the middle class. So, ano ba yung mga pwedeng investment? So, marami nagtatanong sa atin, Doc G, ano ba yung pwede ko investment? Ito yung work ko, ito yung estado ko sa buhay. Okay? Now, for the sake ng pag-aaral natin ngayong gabi, i-classify lang natin the poor and the middle class. So, meron tayong classification just for the sake of discussion tonight, okay? So, magkakaroon tayo ng sarili nating definition ng poor at ng middle class, alright? So, poor people, ito, para sa pag-usap lang natin ngayong gabi, ito yung working naman sila pero hindi nag-aabot talaga as in, you know, ito yung mga nagtatrabaho as siguro yung mga nasa nagtitinda sa daan, di ba? So, yung mga arawan, yung daily basis yung payment, di ba? So, yun yung mga poor people na sinasabi natin na nangamuan, di ba? Or namamasukan. So, yan yung ating category, okay? Middle class naman, ito yung merong fixed na income, okay? Fixed income na dumarating sa kanila. So, like yung mga nag-office sa munisipyo, di ba? Sa mga teacher, ayan, kasama yan sa middle class, yung mga nasa government and private employee na pumapasok every day na meron na fixed na income, okay? So, sa mga poor people, ito yung on-call basis sila, di ba? So, in other words, so sila yung pag may trabaho, doon lang sila nagkakapera, okay? So, okay, anong gagawin? Or meron din naman nag-work sila, pero sabihin natin, janitorial job, di ba? Yung permanent sila, mga construction, okay? So, tingnan natin, ano ba yung investment na pwede sa kanila at sa middle class, alright? So, tandaan natin na kahit na poor people ka, pwede kang magkaroon ng investment. Alright? So, naalala nyo yung mga katulong ni Boss Sanchez, di ba? Isa, umabot na ng million eh. Di ba? So, yung they are investing. Okay? Nag-i-invest sila. Kahit katulong sila. Okay? So, may nag-comment doon sa nilagay sa akin. Sabi niya, siguro malaki ang sweldo nila. But I don't think kahit malaki ang sweldo mo, kung wala kang attitude towards or desire to invest, hindi ka rin makapag-invest. Okay? So, but anyway, so ano ba yung mga right investment dito sa group to groups of people? Unahin natin ang poor people. Okay? So, ang poor people, eto, naglagay ako dito ng at least 3. Okay? So, tatlong investment na pwede sa inyo. Alright? So, unang investment na pwede sa inyo, syempre, ang pag-ibig MP2. Kasi 500 lang yan. Tsaka, kailangan ka lang magpa-member. Magkano lang bang membership? 200. Okay, pasensya na po sa aso. So, 200 lang membership plus sumabay ka na ng 500 MP2, kayang-kaya mo, di ba? At least meron kang investment. Kaya ako po sinabi ang pag-ibig MP2 kasi ang MP2 po, hindi kanya nire-require na magbigay ka monthly. Di ba nga? Dahil struggling nga financially yung mga poor people. So, okay, ang sinasabi ko po dito, hindi sila napupwersa na maglabas ng perang 500 a month. Kasi kahit once a month nga lang yung ano, di ba? Or once nga lang yung ano eh, MP2. 500, pinakamababa. Pero ganitong strategy na gawin nyo. Kahit hindi kayo obligado na maglagay dyan monthly, maglagay ka na rin 500 a month. So sa lahat ng mga, tingin mo nandito ka sa category A o yung poor people na tinatawag,
pwede ka rin mag-invest, okay? So, paano ka mag-invest? Monthly, tiyakin mo na na may naitabi ka 500. Dok, di ang hirap nga eh. Pilitin mo. Pilitin mo. Nasa prioritization lang naman yan eh, di ba? So, for example, nagkaroon ka ng sideline. Binigyan ka ng 1,000, di ba? So, yung 500 ilagay mo na sa investment. Aman, tiyakin mo magkakaroon ka ng investment, di ba? Huwag muna laging nagpupunta sa mga, pag nagsweldo kasi, may tinatawag tayong one day millionaire, di ba? So, punta agad sa ganitong lugar, bili nito. Panibili sa bargain, poor people, pero panay naman nasa bargain, nasa sale, di ba? So, kumuha na ng 500. Kaya-kaya mo to kapatid. Pagdating ng araw, after 5 years, hindi naman yung pera mo, hindi ganun kalaki talaga, pero at least meron kang pangsimula. Kung gusto, after 5 years, gusto magkaroon ng negosyo, pwede. Because of your investment sa Pag-ibig MP2. Okay? So, that's one po. Pag-ibig MP2. Alright? Second, gayahin na natin yung katulong ni Boss Sanchez sa stock market. Okay? So, pwede kang magkaroon ng investment sa stock market. Okay? So, paano ba sisimula ko yan, Doc G? Di ba meron tayong 500 peso challenge na maraming nagme-message sa atin? Congratulations sa lahat ng mga sumali sa 500 peso challenge natin. Ang ibig lang po sabihin niyan, mag-ipon ka na po ng 500 a month. Then, i-invest mo yan sa either mutual funds or UITF. Then, tuloy-tuloy mo na. So, ibig lang sabihin niyan, nanggaling yan sa challenge natin. So, hindi niyo po ibibigay sa akin ang naipon niyo. Okay? Sinasabi ko lang po, it's a challenge na i-challenge mo yung sarili mo kung di ka talaga nagsisave. Never ka pang nagsave. So, ngayon, 500 a month kukunin mo sa iyong salary, sa iyong income. Okay? So, ganun din po sa stock market. Pwede kang mag-invest. So, tabi ka lang ng 500 hanggang sa kung gusto mo mag-start sa mutual funds, po pwede. Diba? So, kung gusto mo magsimula sa BPI, UITF, kasi dyan ako meron. So, 10,000 yan. So, di baling abutin ka ng ilang panahon, ilang buwan bago ka makapag-ipon ng pangsimula mo, ang mahalaga nag-start ka. Okay? So, yun yung pangalawa sa stock market. So, kaya-kaya nyo po yan, okay? 500 challenge, kaya-kaya yan, alright? Sige, okay. Number 3 na pwede sa mga, sa mga poor people, ang kategory natin, pinaliwanag ko, hindi ko po ay minamali, pero for the sake of discussion, so ako, once in my life, we were poor eh. Ang tagal naming poor. Di ba? So, for the sake of discussion, gamitin natin to, okay? So, pwede ka rin mag-invest sa co-op, okay? Because there are co-op na pwede ka magsimula, like, dito sa amin, yung sinalihan ko, 2,800 lang initial, so pwede ka na. May mga co-op na, lang ang simula eh, pwedeng 1,500 siguro, or minsan kahit na 5,000, pwede mong hulugulugan. May mga ganong program po ang co-op, di ba? So, a reminder lang, sa lahat ng mga mag-invest sa co-op, ganito po ah. So, piliin nyo mabuti ang inyong pupuntahang co-op, kooperatiba. So, una, dapat at least 10 years na yan. Okay, para hindi nawawala. Si may nag-share sa atin na isa nating deliver. Alam nyo, nag-invest siya afterwards, nawala na kasi 1 year pa lang ata yung co-op. So, tiyakin muna natin may magandang track record, at least 10 years, okay? So, tinan nyo rin kung dapat may building sila, di ba? Tinan yung mga permits and everything, maipag-usap sa manager, okay? Alright, so, pwede ka sa co-op. Bakit sa co-op, Doc G? Kasi dyan sa co-op, pwede ka rin magdagdag ng iyong capital anytime, okay? Then, kung gusto mo magkaroon ng negosyo, may program sila, livelihood program. At nagbibigay din sila ng continuous financial education for free. So, yan ang kagandahan ng mga co-ops. I wish, lahat ng co-op, ganyan ha. So, sana matupad nila yung kanilang mga advocacy. Okay? So, yan po ang right investment for poor people. Okay? So, tawid naman tayo ngayon for middle class. So, sino ba yung mga middle class? So, binanggit ko kanina, ang mga middle class, ito yung merong fixed income na naka-coat, naka-dress, yung pumapasok, pero wala namang maraming pera. Bakit nga ba anong nangyari sa mga middle class? Kasi ang nangyayari sa mga middle class, meron nga silang malaking sweldo, let's say 20, 30,000, 40,000. Ang problem, parang silang kuha ng mga liabilities na tinatawag. Ano ba yung mga liabilities? Ito yung mga binabayaran. Like, bibili ng kotse. Sabi ko, walang masama sa kotse, basta kaya mo eh. Di ba sabi naman sa Bible, bago kumuha ng kotse, dapat ayusin mo muna yung pagkukuhanan mo. Di ba? So, wag kuha ng kotse nang wala kang tiyak na pagkukuhanan. Alright? So, ayan yung mga middle class. Kumukuha ng hulugan ng kotse. They are paying 11,000 a month.
Kumukuha ng hulugan na cellphone, nag-upgrade lagi ng mga gadgets, 'di ba? Cellphone, iPad, laptop, TV, flat screen na TV. Tigi-tigi sa sila, naka-wifi sa bahay, naka-aircon. So, nag-grocery, pero madaming loan, 'di ba? Maraming binabayaran. 'Yan ang middle class, okay? So, na-enjoy naman nila 'yung buhay, kaya lang ha, wala talaga silang pera. Sila 'yung pagka nagkaroon na ng emergency, nagkasakit na 'yung anak, walang pera. So, 'yan ang middle class. 'Yan ang tunay na larawan ng middle class na nakikita natin. Lalagyan natin ngayon ng sistema 'yan. So, lahat ng mga tingin mo na sa middle class ka, okay, Doc G, ito 'yung buhay ko. Alam ko 'yung buhay mo because once in my life, I was in the middle class for 20 years. More than 20 years tayo nasa middle class. Kailan lang tayo nakatawid? From middle class, from poor middle class to getting rich. Yan. Because of our side jobs and money system na pinapatupad natin sa sarili natin. Okay? So, ano ba yung mga investment na pwede sa inyo? Pag ikaw yung nasa middle class, kailangan meron kang gawin dito. Para ma-move ka unti-unti from being middle class going to getting rich. Alright? So, tatalo ka ng isang stage sa buhay mo. Dapat in-upgrade ang buhay natin, di ba? From poor, middle class. From middle class, going to getting rich muna. Tapos, rich. Sa akin, apat kasi yan eh. 1, 2, 3, 4. Apat na stages yan, okay? So, number one na una mong dapat gawin is, eto, you go to Sun Life. Sun Life 3-in-1, okay? So, Sun Life 3-in-1. Bakit yan, Doc D? It's an investment na kaya mo. Because there, meron silang product, ito nga, 3-in-1, that you can avail kahit na parang as low as 1,200 a month or 1,500 a month. So, what is 1,500 a month? Pagpalagay ng 1,500 a month, kung isa kang middle class, di ba? So, meron kang income, fixed income, de, wag ka munang bumili na isang t-shirt, isang blouse, isang dress, tiisin mo muna sa susunod ka na bumili, sa second sweldo muna, hati naman sa dalawang sweldo natin, di ba? So, para makapag-start ka ng Sun Life 3-in-1. So, para meron kang hulog monthly. 5 years lang yan. 3-in-1, meron ka ng life insurance, health insurance, meron ka pang investment. Diba? So, I suggest lahat ng nasa middle class pwedeng kumuha niyan. Because kaya nyo yung 1-5, yung monthly. Okay? Kasi laki din na sweldo mo, 30, 40,000, pero wala tayong naipupundar, wala tayong pag bumalik ka sa buhay mo, ano ba yung nangyari? Ano ba yung meron ako? Diba? 20 years ka nagtatrabaho na malaking sahod mo, ano meron ka? Napag-invest ka ba? Diba? Meron ko ba masasabi na investment mo talaga? Diba? Kung wala, simulan mo na to sa Sun Life 3-in-1. Papamessage kita kay Sir Jason para ma-explain niya sa'yo. Okay? Second na meron ka dapat, second option mo is IMG Kaiser. So, IMG International Marketing Group. So, pwede kang magpa-member, then mag-invest ka na rin doon sa IMG mismo and mag-add ka na ng Kaiser, yung health mo. Okay? So, Doc G, meron naman kami health insurance sa company. Yun nga sinasabi ko lagi. Sa company yun eh. What if one day hindi ka na connected sa company mo? Bigla kang nagkasakit, bigla kang na-confine. Diba? Bigla kang may operahan sa'yo. Lalo na kung edad mo, 30, 40, 50. Yan, kailangan natin yan. Kaiser, health insurance. Kami po ako, meron kami sa school eh, provided by the president, by our company. Pero kumuha pa rin ako ng Kaiser. Nagbabayad po ako ngayon monthly. Why? Kasi nga, isang araw, hindi na ako connected sa school. So, ayon sa gusto ko, kailangan mag-re-resign ka because of age, because of may choice ka na, may iba ka ng option, may iba ka ng choice sa buhay, di ba? So, kailangan mo po yan. At pagka nag-ano ka po, hindi mo na madadala yung health insurance namin. So, kailangan sa sarili mo, mismo, kaya mo na i-provide ng sarili mo ng isang health insurance. Okay? So, Kaiser, affordable. Message mo ako if you are interested kay Ma'am Lore Bautista na napakabait, i-assist ka niya. Okay? Alright, so third na investment for middle class, pwede na real estate. Okay? Doc G, di ba mahal yan, million-million? Hindi naman, kasi ganito ah. May mga naloloan kayo, di ba? Kasi ganyan din ako sa mga loan na London, di ba? Alam ko ang mga naloloan yung pera. So, may mga lugar kasi na minsan mura lang lupa sa mga barabarangay, di ba? Kanina, I was talking to one of our office mates. Sabi ko nga, kung gusto niya, nag-start sila, gusto niya magkabahay, mag-asawa, may isa sila anak. So, pwede kang bumili sa mga
barabarangay. Minsan may mura dyan eh, di ba? So, mag-loan ka one time, di ba? Then, bilhin mo na yung lupa na yan. Then, paano siya magiging investment? Pabakuran mo, di ba? Paayusan mo, tamnan mo. Then, ibenta mo after a year. So, kumita ka. Then, ganun lang. Benta ka uli. Kahit kumikita ka lang ng, let's say, 30,000 a year or 50,000 a year do sa mga investment mo. So, malaking tulong na rin sa'yo yan. Doon niya mag-invest sa real estate. Di ba pang mayaman lang yun? Hindi, kaya mo yan. Pwede mong simulan, okay? Like ako, nag-experiment ako. May binili akong lupa, ibebenta ko yan next year, okay? Real estate investment. Kaya-kaya mo. May mga mura, may mga tugibs, ulugan. So, bahala ka na. Pumili mo na lang mabuti kung alin yung bibilin mo, di ba? Then, ibenta mo after a year or two years, mas mataas na yung value. Okay? Next, number four. Na pwedeng investment na middle class. Forex. Okay? So, ito kasi, kaya-kaya yung minimum nito, di ba? Misa may mga incentive tayo, di ba? May mga ano tayo, may mga bonus na tinatawag. So, kaya nyo to, pag-ipunan nyo lang yung initial amount. So, hindi pang mayaman lang ang forex investment. Kasi pag narinig natin forex, Dok, hindi ba pang ano lang yan, manager, pang supervisor? Hindi, pang sa ating lahat yan, kaya mong invest yan. Forex investment. If you want to know more about forex, oh, pwede mo akong message, okay? Right, so ayan yung ating mga ano, dalawang group of people na merong naka-akmang or anong tawag dito, isang investment na fit sa'yo. Kung ano mga kategory mo sa buhay. Kung poor, middle class, so kaya mong mag-invest, okay? So ang gawin mo lang, make a decision, di ba? At start it right now. And if you need further help, okay? Gusto mong magpa-coach, Dok, di, naguguluhan ako. Ano ba talaga? Paano ko ba sisimulan yan? So, tawagan mo ako 0939-525-4311 or sa aking FB page, message mo ako, Dr. Gigi Sunga, or FB account, Gigi Sunga, para magkausap tayo, matulungan kita on how to start your investment. Kahit na nasa ang category ka, mag-usap tayo, okay? And if you want to advertise your business, i-vlog natin, message mo lang din ako. And sa lahat ng mga taga Malolos, Bulacan, or Bulacan, basta malapit sa Malolos, nandiyan ako noong Feb 23. So, message nyo lang ako kung gusto nyo puntahan ko po kayo, mag-coaching tayo, o mag-vlog ng business nyo. And Feb 24 naman, nasa Robinson's Pampanga tayo for coaching, anak ng OFW. So, sa lahat mga OFW na gusto nyo rin turuan na ating mga anak, so, message mo lang din po ako at imi-meet ko yun yung mga anak, okay? And sa Feb 25, holiday, nasa SM, Cabanatuan, Nueva Ecija naman tayo. So, yan ang ating mga schedule. And tomorrow, meron tayong dalawang coaching and Saturday, online, mga OFW at dito sa Pilipinas. Sa gabi po yan magaganap. Okay, yan ang ating schedule. Alright, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, OFW, kahit dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at umulad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, Gigi Vers. Enjoy the rest of the day. And let's go, let's go!